basketball lovers, good day! Merong panibagong pasabog si Idol Snow Badwa, ang isang sikat na team na ang high flyer wingman nila posibleng i-trade na nila sa Norte. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisa ng kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Ricky Lanza ng Tansa Cavite, Ryan La Chica, Richard Pabila, Alan Diaz, Anthony Lakialon, Kindus Lucanas, Rene and Marcia Dineros, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Matapos ang All Filipino Cup season, isa na namang panibagong season or konferensya ng PBA ang inaabangan ngayon. Ito ang Governor's Cup na kung saan meron import na 6'6 ang height limit. Pero hindi pa man nag-uumpisa ang All Governor's Cup rather. Marami na ang ekspekulasyon na meron mga team ngayon sa PBA ang posible magkaroon ng blockbuster trade, especially ang Barangay Ginebra. At ayon nga kay Idol Snow Badwa, posible ang Barangay Ginebra magkakaroon ng isang blockbuster trade involving ang kanilang superstar big man na si Japit Aguilar. Marami ang nagsasabi at ayon mismo kay Idol Snow Badwa na posibleng iiwanan na nga ni Japit Aguilar ang Barangay Ginebra at ang PBA at kagati na ang offer nito sa Japanese B-League. Pero bago pa man ito maglaro sa Japanese B-League, ayon kay Idol Snow Badwa, ipapadala na ito ng Barangay Ginebra sa Northport Batangpier para rin sa isang wingman. Dahil nga hindi na magkasundo ang kampo ni Japit Aguilar at ang MC team sa kanyang offer na retirement package na isang magandang offer kay Japit Aguilar para sa kanyang pagre-retiro, para sa kanyang future. Pero hindi ito kinagat ni Japit Aguilar. Sa halip, mas kinaburan pa nito ang Japanese B-League team na nag-o-offer sa kanya ng maganda at sa kanyang future. Kaya naman, hindi na nagdadalawang isip ang SMC management na ipadala ito sa Northport Batangpier at kumuha ng isang athletic wingman sa katauhan nga ni Jamie Malonzo. We all know na si Jamie Malonzo ang susunod sa yapak ni Japit Aguilar. Pareha sila ng wingman at high flyer at isang shot blocker. Sa height nga na 6'7 ni Jamie Malonzo nung nakaraan All Filipino Cup, napakaganda ng kanyang ipinapakita at napakalaking tulong sa kanya at sa kanyang team ang kanyang contribution para nga maiangat ang Northport Batangpier kasama ni Greg Slaughter. Pero sa pagkakataon ito sa Governor's Cup, mukhang hindi na makakabalik pa sa court bilang Northport Batangpier si Jamie Malonzo. At sa halip, ipapadala ito ng Northport Batangpier sa Barangay Ginebra. Pagdating nito sa Barangay Ginebra, ito na ang magbibigay, or rather, ito na ang magdadala ng role ni Japit Aguilar sa Barangay Ginebra. Kaya malaki ang expectation ni Coach Tim Cone na magagampana ni Jamie Malonzo kung ano ang iniwan ni Japit Aguilar. At madali ito makaka-adjust sa sistema ng Barangay Ginebra, especially sa sistema na ipinapatakbo ni Coach Tim Cone. Malaki ang may tutulong ni Jamie Malonzo dahil nga isa itong bata, athletic at energy na big man, which is meron outside shooting na makakatulong sa kampanya ng Barangay Ginebra para makabalik sa finals. Samantala si Japit Aguilar naman, posibleng hindi na ito makapaglaro pa sa Northport Batangpier dahil didiretso na agad ito sa Japanese B-League. Kaya marami ang nagsasabi kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction, luging-lugi ang Northport Batangpier. Ginagampanan na naman daw ng Batangpier ang pagiging farm team ng Barangay Ginebra, especially ng SMC management. Lahat ng mga superstar ng Northport Batangpier pinipitas lang
ng Barangay Ginebra, katulad na lang ni Christian Standhardinger. Kaya abangan nyo, baka daw sa susunod si Robert Bolick na naman ang pipitasin ng SMC team kung hindi magkasundo ang Northport at si Robert Bolick pagdating sa kanyang kontrata. At posible iwanan din ni Robert Bolick na ang PBA at sumunod kay Japit Aguilar sa Japanese B-League. Marami tuloy ang nagsasabi, hindi ba natataranta ang PBA at ang Commissioner's Office sa nangyayari na ang mga superstar ng PBA dahan-dahan nang lumilipat sa Japanese B-League? Comment na sa baba ng video para malaman natin ang inyong mga kasagutan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.